Usap-usapan ngayon sa social media ang mga revelasyon ng batikang kolumnistang si Christy Fermin kaugnay sa isyung kinasasangkutan kamakailan ng comedian actress turned beauty queen na si Herlyn Hipon Budol. Matatanda ang dumulog kamakailan ang aktres sa tanggapan ni Raffy Tulfo na wanted sa radyo. Dito niya inireklamo ang di umano panloloko ng kanyang dating talent manager na si Elise Estrada. Ayon kay Herlyn, halos wala umano kasi siyang nakuhang porsyento mula sa napakaraming endorsement niya noon na umabot sa milyon ang halaga at di umano napunta lang lahat kay Elise. Sa kabilang banda, isiniwalat naman ni Fermin ang ilang detalye kaugnay kay Elise sa online show nito kasama sina Romel Chica at Morley Alinio nito lamang October 11, 2022. Aniya, hindi po nakita ng ating mga kababayan na ang lumapit kay Elise ay si Hipon. Tumira po siya sa bahay nila Elise, pati po yung aso niya ay dinala niya. Inalagaan din po nung pamilya ni Elise. Pati ang pamilya ni Elise nagserbisyo sa kanya dahil nakatira siya sa Angono. Ipinagdadrive siya ng mga kapamilya ni Elise. Dito napakahalaga nung usapin na utang na loob. Makukuha ni Herlyn ang kanyang perang sinisingil pero yung utang na loob hindi niya mababayaran. Panimula ni Christy. Pagpapakilala pa nito kay Elise na matagal na umano itong nagtatrabaho kay Willie Revillame at bilang PR sa isang aesthetic clinic. Ngunit di umano hindi ito nasangkot sa anumang usapin ng pera. Kaya katakataka umanong ipinahiya ito ni Hipon sa publiko dahil kilala umano nila si Elise. Dugtong naman ni Romel, biruin mo, nakagawa siya ng mga endorsement niya na hindi naman siya kilala dahil sa galing ni Elise magsalita sa kliyente. Naitanong naman ni Morley kung naibigay ba umano ang porsyentong para kay Herlyn. Siya pa nga raw ang may hahabulin na 30%, ang ibig sabihin na ibigay. Tsaka yung ganto na pag-uusapan to, ganong nag-uusap na bigla kang pumunta sa wanted sa radyo, hindi ba naman pagpapahiya kay Elizian? Minaliit pa niya, sinira pa niya sa publiko. Kawawa naman, ani Christy. Pagpapatutsada pa ng kolumnista kay Herlyn, kapag kinausap mo ang mga kaibigan ni Elise, isa lang sinasabi nila, ang laki ng ipinagbago nitong si Hipon. Hindi raw dating ganyan yan. Hindi makwenta, hindi matuos. Bakit daw itong kaliit-liit na usaping ito, pinarating pa sa wanted sa radyo? Di ba naman ang maiisip mo lang dyan para ipahiya ang dating manager? At hindi mo lang ba maintindi na minsan isang panahon nung walang-wala ka, tinanggap ka ng pamilya ni Elise, ang utang na loob ay utang na loob. Samantala, tila di umano may revelasyon si Fermin patungkol kay Hipon. May sasabihin ako ulit, hindi dito matatapos ito. Isang araw, makikita na lang natin na may isa pa siyang irereklamo na nakatulong din sa kanya. Saad nito, hinuha naman ni Romel na baka di umano promo ito ni Herlyn sa kanyang nalalapit na palabas. Ngunit ayon sa kolumnista, hindi magandang promo ito. Hindi ako manonood ng serye ng taong walang utang na loob. Baka mamaya kung saan mapunta yan. Gayunpaman, wala pa namang pahayag ang kampo ni Herlyn sa buong katotohanan ng mga alegasyong ibinabato sa kanya ng kolumnista. Ano ang opinyon mo sa mga naging pahayag ni Fermin laban kay Herlyn? At kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa PH Headlines at i-click ang notification bell button.